nagsampa na ako ng petition to bail sa korte. 5 taon ka nang kakulong. Pero hindi ka pa rin nahahatulan dahil lagi na po-postpone ang mga hearing mo. Naniniwala kami sa'yo at hindi kami titigil na tulungan kang makuha ang hustisya. Hindi tayo pwede mawala ng pag-asa, di ba? Champion, Ornie Bautista, salamat sa pagpunta kahit alam kong busy ka sa mga kaso mo, ha? Yan naman. If you need me, I'm there. Alam mo na yon. Sa tingin ko, kailangan natin bumili ng bagong kotse. Hindi ito kotse yung pan-champion. Dapat sa atin luxury car. Alex, mahal ang luxury car. Pero mas mahal mo ako, di ba? Wala akong gusto na hindi ko nakukuha. Alam mo yan. Kaya nga tayong dalawa, di ba? Ha? Ah, kahit kain lang kayo. Ah, bumili kasi ako ng gamot. Ito nga ang gamot ko, ha? Alam niyo kung nung oras ako darating, ina-expect ko lahat ng kailangan ko nandito na. Lalo na yung pagkain biniling ko. Sana hindi ganito mangyari sa celebration party ko. Party? Oh. It's coming Saturday. Marami ako inimbita kaya ayoko na may makakalimutan, ayoko ng delays, ayoko ng palpak. 5 taon ka nang nagdusa, Victor. At ngayon, malaya ka na. Hindi pa rin tapos ang kaso, Victor. Pinayagan ka lang nilang mag-bail. Ang mahalaga, hindi ka papasok sa kahit na anumang gulo na iintindihan mo. Hindi matatapos ang kasong ito hanggat hindi nahuhuli ang totoong may kasalanan. Okay? Okay, ready ka na? Ready ka na, ha? 1, 2... Surprise! Masensado na itong gym coach. Pero hindi naman ito uunlad ng ganito kung hindi sa tulong ninyong lahat. Ay, siya nga pala. Ito para sa'yo. Para saan to, coach? Susiin ang bahay. Inisip namin na siguro dapat bigyan ka ng sarili mong bahay para naman komportable ka. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Walang sukuan. The guy was penalized by the ref, diba? And you know what he did in response? Sinapak niya yung referee, dude, knockout agad. Yan naman ang hindi gagawin ni Alex. Unless extremely provoked, right? Hi. Okay lang kayo? Ah, oh, all good here, Liana. Tingnan mo kung everything is perfect na kahit biglaan yung party. Salamat. Sanay kasi ako sa ganito. Minsan nga, in a day, may 2 to 3 events ako. Pero at least you're all having fun. Yeah. Ah, by the way, yung event ng wife mo, since nasa abroad pa siya, sabi niya sa akin, pwede ko na daw i-coordinate with you. Pwede ka bang makipag-meeting this week? Actually, she mentioned it. I'll just have to check my schedule. Pag hindi ako available, pwede bang assistant ko na lang? Sure, sure, no problem. Napaka-workaholic naman ang asawa ko. Let's chill and have fun muna sa party. Sige, sige. May asikasuhin lang ako dun. Okay. Enjoy lang kayo dito, ha? Excuse me. Napakaswerte mo talaga kay Leah. You know, perfect for each other. She's pretty, mabait, matalino, and such an accomplished career woman. Wala ka nahanapin pa, Alex. Sabi ko nga, pwede na siya mag-stay home na lang eh. Kaso, importante daw sa kanya yung trabaho niya, so I gave her my 100% support. All worth it naman yung naging sakripisyo mo para sa kanya. You have so much love for each other. Doon naging kapalit noon yung pagiging abogado mo. Naglabang ko si Juliana. Halos buong mundo yung kalabang ko. Ever since noon sinabi ko sa kanya na akin lang siya. Hindi siya pwede mapunta sa iba. Kung merong nagtangka, nakunin siya. Tutumba ko. Oh, Alex, pati ito na si Mahanang Pilar Cake. Ah!
Kumusta? Salubong sa inyo, nasa taas. Hindi naman yun ang pinunta namin dito. Asan si Juliana? Excuse me. Yes, Attorney Madrigal. Tama ho, nasa tamang seat ho kayo. Sabihan ko na rin po si Alex na papunta na rin kayo. Sige, salamat. Liana, sana mas maaga mo kaming tinawagan para mas maaga kami nakapunta rito para makatulong sa'yo. La, biglaan din ho kasi ito eh. Tsaka ayoko na rin po kayong abalahin. May kinuha naman ako mga tutulong sa'kin. Alam ko ba itong si Alex, bakit nagpakagarbo pa? Alam namang mahirap mag-organisa ng biglaang party. Lalo ka na, may iba ka pang trabaho. Okay lang ho yun. Victory party naman po ito ng asawa ko eh. Alam niyo naman po si Alex, metikuloso. Tsaka nakita niyo naman ho kanina kung gaano po siya kasaya, di ba? Hey, ikaw, masaya ka ba? Ilang taon na ho kami magkasama ni Alex, la. Ni minsan, wala naman ho kayo narinig sa akin, hindi ba? Lahat naman ho, ginagawa ni Alex para sa amin ni Abby. Para maging maayos yung pamilya namin. Sana nga. Pero anong kapalit? Ang dami yung sinirang buhay. Si Victor, ilang taong nakulong? Hindi naman ho namin kasalanan kung nakulong si Victor, la. Tsaka, pwede ba kalimutan na lang natin yun? So besides boxing, we have other programs pa, like mixed martial arts, Muay Thai, HIIT. You know, lately, dumadami na mga requests for gym franchise. Mm-hmm. Right now, we have about 36 all over the country, and we have plans of adding 5 more sa Visayas. Yes. And the reason for this is because sa pagkapanalo mo ng IUP, Alex. Good to hear that the business is doing well. Malayo na rin ang naabot ng impisan mo, Emilio. Yeah, actually, simula nang naging parte ng kumpanya si Alex, mas lalo pa itong lumago. And he's also one of our consultants sa mga dealings namin. Malaki talaga ang tulong ng pagiging abogado niya. Lahat naman tayo nagtutulungan to make things happen. Cheers to that. Boss Emilio, tumawag ko si Mr. Padro tungkol dun sa bagong gym. Importante daw na makausap kayo. Norman, kamusta na? Wala kalaban? Paano? Laging talo eh. Ricky, mahalaga sa akin lahat ng mga boxers ko. Hmm? Actually, nakalaban niya rin si Victor, di ba? 2 rounds lang tumban na. Tapos hindi na nanalo ulit. Nagmakaawal lang kay Papa to eh. Pero hindi. Good boy naman daw si Norman. Sunurin. Makakasahan. Excuse me, I have to call somebody. Excuse me. Kuya, a moment, please. Excuse me. May problema. I just confirmed the news na kalaya na si Victor. His petition for bail was granted. Ang siyang